guys, magluluto ako ng fresh lumpia. Kaya eto ngayon, magigisa na ako ng bawang. Ngayon, isusunod ko na igisa itong sibuyas. Ngayon, ilalagay ko na itong tokwa. Iniwa ko yung tokwa ng pa-cube na maliliit lang. Ito ngayon guys, maglalagay ako ngayon ng kamote. Hiniwa ako ng pa-strip lang tong kamote na maninipis lang yung pagkakahiwa. Guys, pwede rin kayong gumamit ng singkamas or ng ubod. Pero ako wala akong nabili, kaya ito yung ginamit ko ngayon, yung kamote. Ngayon maglalagay ako ng konting tubig para lumambot yung kamote natin. Maglalagay din ako ng konting chicken cubes para magkalasa yung lulutuin kong gulay. Nakapaglagay na rin ako ng bagyo beans at carrot. Ngayon ilalagay ko na itong repolyo. Igigisa ko lang itong mga gulay ng mga 2 minuto lang para hindi siya ma-overcook. Maglalagay din ako ng konting seasoning granules. Eto na guys, naikisa ko na yung gulay na gagawin kong fresh lumpia. Ngayon, gagawa naman ako ng pambalot ng lumpia. So, kailangan ko ng 2 itlog. Ngayon, babatihin ko itong 2 itlog. Eto, nabati ko na yung itlog. Ngayon, maglalagay ako ng 1 tasang tubig. Saka ko ngayon uli hahalu-haluin. Ngayon, maglalagay din ako ng konting cooking oil. Saka ko uli ngayon hahalu-haluin. Ngayon, maglalagay na ako ng all-purpose flour. Yan. Hahalu-haluin ko lang para matunaw yung all-purpose flour. Kukunti-kuntiin lang natin. Mga 1 cup ang kailangan ko dito. Yan. Kunti lang muna yung hahaluin natin bago natin ilalagay na yung iba pang mga all-purpose flour na natira. Continuous lang, hahaluin lang hanggang sa matunaw natin yung all-purpose flour.
Ayan, natunaw ko na ngayon. Ngayon, ito, nagpainit na ako ng kawali. Lalagyan ko ng konting butter. Saka ko ngayon ilalagay itong isang sandok lang ng minix kong all-purpose flour. Yan. Ito yung magiging lumpia wrapper na para sa fresh lumpia natin. Yan. Ganito lang ang pagluto, guys. So guys, malalaman mo pagluto na yung wrapper natin. Yan, kapag humihiwalay na siya dito sa kawali, ito na guys. Yan, makapaggawa na tayo. Ngayon continuous lang, ganun pa rin. Maglalagay uli ako ng butter. Yan, ganyan. Tunawin lang natin yung butter. Tapos maglalagay ako uli ng isang sandok na yung dinunaw natin ng cornstarch. Continuous lang guys, ganun pa rin ang pag-procedure ng pagkakagawa. Yung ginawa ko kanina, ganyan lang din. Ayan guys, gaganyanin natin. Ayan, pag naluto na yun natin, pambalot ng fresh lumpia. Ayan, ganyan lang guys. Ngayon, gagawa naman ako ng sauce para sa fresh lumpia. Kaya ito, gagamit ako ng 2 tasang tubig para sa sabaw. Ayan. Ngayon, maglalagay ako ng washed sugar. Tatansyahin ko na lang kung gano'ng karami yung washed sugar na ilalagay ko. Ngayon, saka ko ngayon nahahalu-haluin, tutunawin ko lang yung washed sugar. Ngayon guys, maglalagay ako ng isang sandok na toyo. Ayan guys, haluhaluin ko lang. Maglalagay din ako ng fried garlic. Ayan. Hintayin lang natin hanggang sa kumulo. Yan. Haluin lang natin. Ngayon, maglalagay ako nitong harina na tinunaw ko sa tubig. Yan. Hahalu-haluin ko lang guys hanggang sa lumapot yung sauce. And guys, kapag kulang sa lapot, ganun uli, maglalagay ako uli ng konting flour na tinunaw ko sa tubig. Yan. Ganyan lang guys, continuous lang hanggang sa lumapot. Papalaputin lang natin yung sauce. Ngayon naman guys, ito na yung ginawa kong pang fresh lumpia wrapper. Yan, ganito guys ha. Tignan nyo na lang kung paano ko ginawa. Yan, ganito ang gagawin. Lalagyan muna ng lettuce. Saka ko ngayon to ilalagay itong mga gulay na ginisa ko. Yan, ganyan lang guys. Ito guys, ngayon itutupi ko itong dulo. Tapos yan.
Hawakan ko na lang konti ito guys para medyo payat yung gagawin nating wrapper. Ayan, ganyan. Itutupi mo yung kabilang side. Pagkatapos, itong kabilang side naman yung itutupi. Ayan, ganyan lang yung pagkakagawa guys ng fresh lumpia. Tapos, susunod-sunod rin nyo lang guys. Ganyan lang yung procedure kung paano ko ginawa nung una. Ganun din yung sa susunod na gagawin. Ito na guys, yung fresh lumpia na nagawa ko. Ayan. Ngayon guys, magluluto naman ako ng chop suey. Ito yung manok, ibubusa ko muna siya. Ngayon, maglalagay ako ng konting asin. Hahalu-haluin ko lang tong manok hanggang sa matuyuan siya ng sabaw. Ito, natuyuan na ng sabaw yung manok. Ngayon, maglalagay ako ng konting mantika. Saka ako ngayon maglalagay ng bawang. Ayan, igigisa ko muna yung karne ng manok.
Ngayon maglalagay na rin ako ng sibuyas. Saka ako ngayon maglalagay ng hipon. Ito yung hipon, guys. Tinanggalan ko na siya ng balat at saka ng ulo. Ngayon, maglalagay ako ng paminta. Ngayon, maglalagay ako ng konting tubig para sa sabaw. Saka ako ngayon hihintayin hanggang sa kumulo. Maglalagay din ako ng chicken cube. Lalagyan ko rin ng oyster sauce. Ngayon guys, lalagay ko na itong mga gulay. Pinagsama-sama ko na lahat yung mga gulay. Ayan, may broccoli, may cauliflower, chicharo, red bell pepper, green bell pepper, tapos meron din siyang carrot. Ayan. Pinagsabay-sabay ko na guys kasi parehas naman yan. Mabilis lang maluto yung mga gulay na yan. Ito ngayon, nahahaluin ko. Lulutuin ko lang siya ng 2 minuto bago ko ilagay yung pechay bagyo. Ngayon, ilalagay ko na itong pechay bagyo. Ngayon, saka ko ngayon ulit hahalu-haluin. Ngayon, ilalagay ko na yung baby corn. Ngayon, hahaluin ko para magpantay yung luto ng mga gulay. Ngayon, maglalagay ako ng cornstarch na tinunaw ko sa tubig. Ito yung gagamitin kong pampalakot para sa sabaw na itong chop suey. Panghuli, lalagay ko na itong quail egg. Ito na guys, luto na yung ating chop suey. Bye guys! Thank you for watching!